Magandang araw po mga ka-farmer. Ngayon po ay pag-usapan po natin tungkol po sa pagkapakain po ng mga layer feeds o mga laying mass, maging ang mga laying pellets. Kalamitan po yung ginagamit po mga ka-farmer doon po sa mga layer ng mga manok. Pero dito sa akin mga ka-farmer ay sa ngayon hindi ko na po ina-apply dito sa akin mga alaga mga breeder na mga manok. Ang mamaya ay pag-usapan po natin yan tungkol po sa pagpapakain ng mga laying feeds. Pero bagong lahat, doon muna tayo mga ka-farmer sa aking mga alagang mga sisiw at sa aking incubator. Ipasilip ko muna sa inyo mga update natin ngayon. Ito po ang lahat sa hit ngayon mga ka-farmer. Ito po ay nasa 12 heads ng mga sisiw. Yan. Ito po ating DIY na heater. Diyan po sila pumapasok pag medyo malamig. Yan. Ito po ating broderan. Ito po ay karton lang. At may bandig po na band paper. Yung kanilang tubigan ay naano po, na sayang, na tapon dahil napaka nila. At hindi ko muna nilagay na pakainan dyan sa loob. Sadyang nilapag ko muna dyan sa band paper yung kanilang pagkain para hindi sila mahirapan dahil maliliit pa. Yan po. At wala po yung ilaw 24/7 hanggang sa paglaki. At ipakita ko po sa inyo mga ka-farmer, yung po ating medyo malaki na. Nawala lang ilaw muna po yung nahat sila. Ito naman po yung mga ka-farmer, ito yung ating mga sobra 1 week o mga 2 weeks na po ito. Yan. Yan po ay 14 heads na mga sisiw. Mula po nung lahat sila ay gaya po ng sinabi ko na karang video ay wala po yung mga ilaw 24/7. Ito po yung ating sistema every morning ay nagkapalit po tayo ng band paper, mga scotch band paper po yan para po hindi po madumi yung kanilang broderan. Itong kanilang broderan po ay karton. At yung kanilang inumin po ay yan po ay probiotics na tayo din ang gumagawa. At yung kanilang pagkain ay Integra 1000 din na may halong ipa. Yan. Napakalusog po ang ating mga alaga po mga farmer. Yan. Kung nakikita nyo mga farmer, kung kira yung mga mukha nila, sadyang napakalusog, napakatawa po kahit wala po ilaw. Okay po, doon po tayo sa ating incubator. Ito po yung ating incubator mga farmer na Sterobox. Yan. Kung nakikita nyo mga farmer, yung nakaraang video po natin ay wala pa po ito. Yan, wala pa po yan. Pero talagang kailangan natin lagyan dyan ng second layer na lagay ng itlog. Dahil parami na po yung itlog na ng ating mga alaga mga manok at kulang po sa space. Yan, kailangan natin lagyan. Kaya ginawan ko po ng ng lagay ng itlog, mga second layer para po sakaling mag-load tayo ay may malagyan po tayo dahil sa ilalim po ay halos puno na. Yan po ang kagandahan ng ating mga manok ngayon. Kahit di tayo gumagamit ng laying feeds ay talagang marami pong itlog. Doon po tayo sa ating mga breeder mga farmer. Ito po yung ating mga breeder ngayon mga farmer. Ito po ay mga Bisaya at saka mga Huluano. Yan. At ngayon ay medyo maulan doon sa amin kaya medyo maputik yung ating area. At ngayon po mga ka-farmer ay pag-usapan po natin kung bakit hindi po ako nagpapakain ng mga layer feeds kagaya po ng mga ginagamit ng iba para po sa mga layer na mga manok, kagaya po ng mga white leghorn, mga Rhode Island Red at saka yung mga Dickal Brown. Yan po ang limit na ginagamit ng iba ay gumagamit po sila ng mga layer feeds. Pero disclaimer lang po mga ka-farmer ay ito po ay base lang po sa aking karanasan. Hindi ko po nasasabi na tama po ako at ito po ay base lang po sa aking karanasan. At hindi ko po nasasabi na gayahin nyo. Pero sa akin po mga ka-farmer ay bali ibiktibo po ito. Isa po sa rason mga ka-farmer kaya po hindi po gumagamit ng mga laying feeds. Dahil po ang mga native chicken po mga ka-farmer ay pag oras po na maglimlim sila ay humihinto na po sila sa pahingitlog. Kaya parang useless din po mga farmer para po sa akin na gumagamit tayo ng laying feeds tapos hindi naman nangingitlog yung ating mga manok dahil siya po ay naglilimlim. At ang mga native kasi mga farmer kagaya po ng mga Huluano, mga Bisaya at saka iba mga native dito po sa Pilipinas ay naglilimlim po sila. Kaya para po sa akin ay hindi po advisable na gumagamit ako ng mga laying feeds. Siguro po maganda pong gamitin po ang mga laying feeds para po lamang sa mga layer type na mga manok kasi po tuloy-tuloy po yung pahingitlog nila at hindi po sila naglilimlim. Pero dito po sa mga native chicken, siguro mas maganda ay mga mamurahing feeds para po
makagidansya po tayo o kumikita. Kasi pag gumagamit tayo ng mga laying feeds, ay medyo mahal po dito sa amin. Yung mga layer, kagaya po ng mga Pelmico na brand, ay umabot po ng 44 per kilo. Kaya medyo po mahal. Okay po mga farmer, yan ang siguro ang ma-share ko dito po sa aking backyard. At disclaimer lang po, yan pong lahat ng sinasabi ko ay base lang po sa aking karanasan sa pag-alaga ko po ng mga manok. Pero kung sa inyo po mga farmer, depende po yan sa inyo kung gagamit kayo ng mga laying feeds, ay wala po yung problema. Lalala na po pag marami po kayong may budget po kayo sa pagbili po ng mga mahal na feeds, kagaya po ng mga laying. Kasi dito po sa amin yung mga laying feeds po ay medyo mahal nga po, kaya na sinabi ko kanina ay may kamahalan compare po sa mga mamurahin. Depende po sa inyo pag gagamit kayo. Pero sa akin, ito lang po muna yung mga medyo mamurahin mga feeds. Kasi komportable na po ko dito at medyo marami na po yung itlog na ating mga manok kahit ito lang po ang kanilang kinakain. At yun nga, kaya po kagaya po na sa loob mga kaparmer, yan po ay kinulong ko dahil yan po ay naglilimlim. At ilalabas ko lang po sila pag ano na, pag makalimot na sila at mag-condition na yung kanilang pangatawan. Okay po mga kaparmer, maraming salamat po sa panood. At sana po ay nakapagbigay ako ng kunting tips sa pag-alaga po ng mga manok, lalo na po sa mga native chicken na kagaya po ng aking mga inalagaan. Maraming salamat po at maingat po tayo. Happy farming po sa lahat.